Ang pangunahing gate ay tinatawag na bukana ng bahay. Dito nakasalalay ang kagandahan at kasaganaan ng isang bahay. Ang pagpasok ng bahay ay sumasalamin sa kapalaran ng may-ari. Ang positibo o negatibong enerhiya ay pumapasok mula dito at dadaloy sa paligid ng iyong tahanan na siya namang papasok sa loob ng bahay. Ano-ano nga bang mga dapat gawin para maging swerte ang gate ng iyong bahay? Partikular sa kung ano-ano ang mga dapat hindi nakahanay o nakatapat sa iyong main gate. Bago ako mag-umpisa ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like kung nagustuhan ang topic na ito, at mag-comment para sa mga katanungan at suggestion. Ang gate ng isang tahanan ay dapat na maaliwalas. Dito dumadaan ang swerte at malas na kapalaran, kung kaya't dapat itong ingatan at laging nasa ayos. Narito ang ilan sa mga hindi dapat na makikita na nakahanay o nakatapat sa iyong gate. Nang sa ganun ay positibong enerhiya ang pumasok dito. Gate na nakahanay sa mga pintuan. Ang harap ng gate, pintuan sa harap at pintuan sa likod ng iyong bahay ay hindi dapat na magkakahanay. Ito ay masama sapagkat dumilikha ito ng di-balanse at maayos na daloy ng enerhiya sa iyong tahanan. Ang direktang pagkakahanay ng dalawang pinto ay lilikha ng isang malupit na kalidad na negatibong enerhiya. Hindi maganda na ang iyong pangunahing pinto ay nakaharap sa pintuang bakal na gate. Maaari kang mawala ng pera. Ang enerhiyang pumapasok sa iyong gate ay magmamadali ng mabilis sa pamamagitan ng dalawang direktang nakahanay na gaya ng gate at pintuan ang hindi nagpapabaga sa tunay na pag-aalaga ng espasyo. Bilang remedyo ay maglagay ng isang mataas na halaman sa pagitan ng iyong gate at front door na may isang malakas na pagkakaroon ng direktang landas ng enerhiya. Maaari ka rin maglagay ng tubig, water plants o mga bulaklak malapit sa pangunahing gate. Sa ganitong paraan, maaamoy mo ang halimuyak at maaliwalas kapag pumasok ka sa pinto. Ang iyong gate na nakaharap sa gate, main door at bintana ng kapitbahay. Ang main gate ay hindi dapat humarap sa gate, pintuan at bintana ng iyong kapitbahay. Kung hindi ka makakasundo ng mabuti sa iyong kapwa at maaaring madali magkaroon ng mga pagtatalo. Habang ikaw at ang mga gate, main door at bintana ng iyong kapitbahay ay tumatanggap ng enerhiya, kapag ang mga ito at parehong magkaharap na masyadong malapit sa isa't isa ay magre-resulta sa hindi sapat na enerhiya na dumaloy sa iyong bahay. Ang pangunahing lunas dito ay ang paglalagay ng halaman sa gilid ng iyong gate. Iwasan lamang ang mga matataas na halaman na maaaring matakpan ang iyong gate. Gate na nakaharap sa mga poison arrow. Hindi dapat magkaroon ng mga anumang sagabal tulad ng mga puno, kanal, poste o ibang dingding at matutulis na sulok bago ang gate o mga pader ng compound, dahil ito ay hindi maganda. Maaari maging sanhito ng hidwaan sa mga taong naninirahan sa bahay. Gayunpaman, kung ang mga sagabal ay nasa distansya ng 2 beses ang taas ng bahay, ang mga negatibong epektibo ay nullified o walang bisa. Bilang lunas, maaaring maglagay ng naaangkop na halaman sa may gilid ng gate para kontrahin ang anumang negatibong enerhiya ng mga poison arrow at maiwasang pumasok sa iyong main gate. Kung hindi maiiwasan, ay ilipat ang iyong gate. Gate na nakaharap sa mga gusali. Hindi ito dapat harapin ang anumang templo o gusali ng relihiyon, ospital at libingan. Unang-una ay matataas ang gusali ng mga ito na magdudulot na hindi pagpasok ng positibong enerhiya sa iyong bahay. Ang mga gusaling pangrelihiyon o templo ay ang mga bahay o lugar ng pagtitipon para sa mga Diyos at Espiritu.
makakaapekto ito sa pattern ng positibong enerhiya o larangan ng enerhiya sa paligid at makakaapekto sa pag-uugali ng mga taong nakatira sa tabi o malapit sa kanila. Halimbawa, palagi silang makakaramdam ng kalungkutan at madaling magkaroon ng dalawang matinding pag-uugali, alinman sa marahas na ugali o napaka mahiyain. May mga pasyente sa ospital at ang pagkakataon na kumalat ang mga mikrobyo at sakit. Sa libingan naman na maaaring makapasok ang mga ligaw na kaluluwa sa iyong bahay. Ang pangunahing lunas dito ay ibahin ang pwesto ng iyong gate. Maaari rin ang paglalagay ng halaman sa gilid ng iyong gate. Iwasan lamang ang mga matataas na halaman na maaaring matakpan ang iyong gate. Gate na nakaharap sa T o Y junction o road intersection. Hindi dapat nakaharap ang gate at ang iyong bahay sa intersection ng kalsada o ang T o Y junction. Ang enerhiya ay gumagalaw ng napakabilis at bumabangga sa iyong gate at tahanan. Ito ay maaaring mapanganib at mabilis na gumagalaw na enerhiya na nagdudulot ng kahirapan sa iyong buhay. Ang pagpasok sa mga kalsada ay nagpapahiwatig ng pag-aaway ng mga ideya at maaaring humantong sa gulo. Ito rin ay maaaring lumikha ng matinding pagkawala, tulad ng pagkawala ng trabaho, pera, o kalusugan at hindi ka magiging masaya sa bahay na ito. Magkakaroon din ng problema sa paggawa ng mga desisyon at pag-usad at paggalaw ay maaaring parang hinaharangan. Mayroon ding mga nagsasabi kung saan ay mas marami mga pagbisita mula sa mga espiritong nilalang. Sinasabi ng mga espiritu na naglalakbay sa kalsada ay hindi alam kung paano gumawa ng isang pagliko sa T o Y junction, kaya't nagtatapos sa pagpasok sa iyong bahay sa dulo ng T junction. Bilang lunas, ang ilang mga eksperto ay gumagamit ng bagua mirror. Maaari itong ilagay ng nakaharap sa intersection o sa tuktok ng gate sa harap ng bahay upang ilihis ang mapaghamong enerhiya mula sa trapiko sa kalye. Maaari rin gamitin ang matibay na landscaping na mga puno at shrubs upang lumikha ng proteksyon na masiglang hadlang para sa gate at sa tahanan. Mas mainam na magkaroon ng mas matibay na halaman dito para mahawakan nito ang enerhiya ng kalsada at trapiko. Ang mga puno ay maganda at nag-aambag sa enerhiya ng buhay ng isang tahanan. Sa kasamaang palad, ang isang puno ay maaaring maging isang problema kung ito ay direktang nakaharap sa pasukan ng gate. Ang pinakamahusay na paraan upang itama ito ay lumipat sa ibang tahanan o ilipat ang gate. Maaari mo ring alagaan at putulin ang puno upang hindi ito makaharang sa tanawin ng pasukan sa harapan. Ang malalaking bato o kahit isang estatwa o iskultura ay maaaring magbigay ng katatagan at maprotektahan ang tahanan mula sa nagmamadaling enerhiya ng T o Y junction. Mga kalat at basura sa harap ng gate. Palaging panatilihing walang kalat ang gate. Ang pagtingin at paggalaw sa kalat araw-araw kapag pumasok at lumabas sa bahay ay maaaring maging sanhi ng pagkabigo at pagkapagod. Ang ilan sa iyo ay maaaring makaramdam ng pagkabalisa sapagkat nagdaragdag ito ng isa pang bagay sa iyong listahan na dapat gawin. At isang araw, maaari kang makaramdam ng sobrang pagkabalisa at labis na maging emosyonal. Mga halamang gumagapang sa gate. Huwag lalamunin o matabunan ang iyong gate ng mga creepers, plants o mga halamang gumagapang. Ang mga halaman na gumagapang ay mag-aanyaya ng mga pagtatalo. Panatilihing maaliwalas ang iyong gate sa pamamagitan ng pag-trim ng mga halaman sa harap nito o sa mga gumagapang na halaman nang sa ganoon ay hindi maharangan ang pagpasok ng enerhiya sa gate.
gate na may septic tank sa harap. Iwasan ng anumang ilalim ng tubig o septic tank sa harap ng pangunahing gate. Nagiging sanhi ng mga problema sa karir o trabaho. Hinaharangan nito ang bawat pagkakataon para sa paglago, pagkita ng pera at mga problema sa kalusugan. Bilang lunas, ibahin ang pwesto ng iyong gate malayo sa septic tank. Ang pangunahing gate na isang bahay ay dapat na alagaan. Ito ang magbubukas upang makita ang kagandahan ng isang tahanan at ang sumasalamin sa katayuan ng mga taong nakatira rito. Ating tandaan na ito ay mga gabay lamang na sa ating mga kamay pa rin ang ikauunlad ng ating kapalaran at laging magdasal upang hingin ang paggabay ng ating Panginoon.